Hello mga ka-vlogs, welcome back to Renda's Files. Andito po tayo sa labas at bibili po tayo ng mga kagamitan para sa Chinese New Year. Ayan, mga oranges. Ayan, napakaraming bunga po, maliliit siya. Hindi siya pwedeng kainin kasi maraming fertilizer yan na inilagay para magkaroon ng maraming bunga. So, ito ang orange ang nagsisimbolo ng gold para sa mga Chinese. Ito ay dahil sa kanyang kulay. Ayan, may binuksan pa. May binuksan, mapait yan. Ang orange sa kanila ay nagbibigay ng swerte at pagiging successful sa buhay. Ayan. Kaya lahat sila bumibili during Chinese New Year, pero ang mga amo ko hindi sila bumibili ng ganito kasi mabigat and hindi namin siya kaya. Ayan. Saka ito yung tinatawag na small pineapple, pero wala siyang bunga, para siyang pinya. At dito naman tayo sa mga orchids. Ang orchids na ito ay sumisimbolo ng kagandahan, kayamanan, pagkamayabong at kasaganaan. Pinaniniwalaan na ang mga orchid ay magdadala ng magandang kapalaran. Sa lahat ng uri ng orchid, ang butterfly orchid, itong orchids na to, yung Phalaenopsis, ay isang sikat na maligaya na bulaklak na may magandang kahulugan ng kaligayahan at sigla at mahabang buhay. Yan po yung meaning ng Phalaenopsis plant sa mga Chinese. Ayan. Magaganda siya at natural po siya. Hindi siya fake. Hindi po siya fake tulad ng iba. Charot. Ayan. Ito yung mga tokens na sinasabit-sabit sa mga yung mga sa tree, ito sa mga bulaklak, nagdadala ng swerte po yan para sa kanila. Ayan. Mamaya bibili po tayo ng mga tokens tulad ng mga ganito, mga ganitong tokens, tsaka iba't ibang klase po yung mga tokens na meron sila. Ayan. Ang gaganda ng bulaklak. Ang ganda ng yung texture niya, malambot. Titigan natin siya. Hawak-hawakan natin hanggang sa magsawa tayo. Pero actually, maganda talaga siya. So, here we are. Ito na po yung hinahanap-hanap natin. Ito yung pinaka-main po na binibili nila para sa Chinese New Year. Yung pagka sa atin ay Christmas tree. Pero hindi Christmas tree. Ayan. Tawag dito is Fussy. Fussy Willow. Hindi po siya pussy, ah. Hindi siya pussy. Fussy Willow. Ayan. Mataas ito. Parang para siyang tao. Ay, parang siya. Kasing taas po ng tao. Ayan. Ang kulay nito is may red, pink, white, at saka yellow. Ito, maganda. Ito po, sinasabitan ng mga tokens. Pampaswerte. Ayan. Titigan natin siya hanggang sa magsawa po tayo. Rot! Ayan. Pero maganda po siya sa mata. Orange sa likod, hindi na po kami bibili.
kasi mabigat. And yung mga tokens, hindi ko po alam yung mga meaning. Ano, orange lang yung alam ko. Yan. Tsaka mahilig sila sa red. Kaya during Chinese New Year, nagsusuot kami ng red color. Yan. Maganda siya. Kasi may pink. Kompleto po siya sa kulay. Pero ang bibilhin lang natin is red tsaka white. Ayan. And ang cute niya. Ayan. So, lilipat na naman po tayo sa mga tokens. Ayan. Ito yung mga tokens. Hindi ko pa po alam yung mga meanings. Hindi ako nag-research. At andito na po tayo sa bahay. Nilagay ko na po sa base. Ayan. Natanggal yung mga ibang bulaklak. Lagyan po natin siya ng ice. And araw-araw lalagyan natin ng ice para kasi yung plant na ito is ayaw niya ng mainit. Naglalagas po yung mga bulaklak niya. Ito yung mga token. Isasabit natin siya. May mga orange, may mga ano ba yun? Buddha, fish, at saka coins. Ayan. And ito na po yung resulta. Ay, nilagyan na po, sinapit na po natin yung mga tokens at mamaya lalagyan na po natin siya ng red packet, yung red envelope na may laman po, may lamang pera po. Ayan, pasensya na, nagbulol ako. Ayan, ang cute po niya, ang cute. Dito na po tayo nagtatapos, maraming salamat po sa mga nanood. And next time naman po, bye! Hanggang sa ulitin, bye!